So magandang umaga po. Ako po si Dodi Lacuna. Welcome to this special program po ng DSWD. Push natin ang pagbabago. At sa oras pong ito ay makakapanayan po natin sa telepono ang butihin pong Undersecretary ng DSWD. Ukol po sa pinakahuling ulat o balita sa ginagawa po at nagagampan ng tulong ng DSWD para po sa mga biktima ng dalawang bagyo na dumaan. Hindi pinatawad ng Disyembre ng dalawang bagyong ito. Sila Nona at Onyo. Ayan po. Nasa linya na po ba ang ating butihing undersecretary na si Ms. Vilma Cabrera? Siya po ang undersecretary for operations and program group ng DSWD. Magandang umaga at Merry Christmas, Yusek. Hi. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas po. At ano po ba ang magandang balita? Sana meron naman magandang balita sa larangan ng ginagawa ng patuloy na pagtulong sa mga biktima ng bagyo nga pong si Nona at Onyo, undersecretary. Okay. Yes. Totoo yan, tuloy-tuloy kami kahit may Christmas break ng ibang mga opisina o yung ating mga kasamahan sa gobyerno, ang DSWD ay talagang nakatutok pa rin. Tatlo itong disasters na dumaan. Yung una, yung typhoon muna, yung sumunod, yung grabing pagbaha sa Region 3 at saka Region 2, at yung pangatlo, yung ating tropical depression na Onyo. So doon sa typhoon muna, yung tuloy-tuloy na pagtulong ng DSWD, sa ngayon yung aming naibigay na ay humigit 150 million na, no? Kasama dito yung nabigay tulong ng local government units at saka yung ating mga partners from the private sector and the NGOs. So, yung latest update ng Typhoon Nuna, sa lahat ng regions na naapektuhan, ito yung 4A, 4B, Region 5 at Region 8, umabot na sa 419,931 na pamilya or 1.8 million na mga tao ang nasa lansa ng Typhoon Nuna. Subalit, yung ating mga kababayan na talagang kailangan lumikas ay nagkaroon tayo ng 134,133 na pamilya na talagang inilikas natin mula nung preemptive evacuation hanggang dumaan ang bagyo kung saan ang kanilang mga bahay ay nasira. So, sa puntong pagtulong ng ating pamahalaan, tuloy-tuloy ito at yung ating mga kasamahan ngayon sa Region 8, particularly sa Caparman para sa Northern Samar, ay nagdi-distribute na ng ating mga yero o yung shelter repair assistance na tinatawag natin. At ito ay may mga yero kung ang isang pamilya ay totally damaged ang bahay, 20 pieces, 20 na piraso ng yero ang ibibigay. At kung partially damaged naman ay 10 piraso. Pero lahat ay merong kaakibat or kasama na umbrella nails na 3 kilo, kumu nails na 3 kilo, at lagari at martilyo. Yusek, dito sa Pampanga at sa Bulacan, ano, alam natin marami mga biktima rito ng Nona na ngayon daw ay nasa mga evacuation center at pinangangambahan nga kung sana naman hindi natuloy na sila'y namasko. Nagpasko sila sa ibabaw ng mga dike. Ano? Ito, kasama ba rito yung 134,000? Kasama sila doon sa 134,000 families na binanggit mo? All those, iba ito, ano? Yung 419,931 na families o yung kasama kanina yung aking nabanggit na 134,133 na sa evacuation center. Hindi kasama dito yung ating mga kasamahan sa Region 3 at Region 2 na naapektuhan ng matinding pagbaha dahil sa combined typhoon Nuna at saka yung intensified northeast monsoon. Yung doon sa ating pagbaha, yung report dito, yung lahat ng pamilya na nailikas at nadala sa evacuation center ay umabot ito sa 15,434. At yung sa kasalukuyan, meron pa tayong mga kasamahan
particularly yung Bulacan at Nueva Ecija, ito yung pinakamalaki. Meron pa tayong 4,402 na pamilya. Kasama dito yung 143 families na andun sa Cagayan Valley. May 15 pa na sa Isabela at may mga kasamahan pa tayo, mga kababayan natin na andun pa sa evacuation centers ng Pampanga at meron pa tayong 69 na families na naiwan hanggang ngayon kasalukuyan andun sa evacuation centers ng Tarlac. Ito ay binabagay nyo kanina yung update tukol naman sa mga biktima na napagkalooban niya ng mga yero dyan sa Northern Samar. So sapat na ba ito? Sapat na yung mga bilang pang-umpisa lamang ito at ang talagang plano ng ating pamahalaan ay bago magbagong taon? Bago mag-eleksyon. Yes, yun ang talagang posible kasi ngayon yung ating mga kasamahan, hindi lamang kami ang tumutulong, actually tinutulungan kami ng Department of Public Works and Highways, sila yung bumili ng yero at iba pang mga kagamitan ano, nakasama doon sa ating shelter assistance or shelter repair assistance kit. DPWH, siya yung tumutulong sa amin para sa Mindoro Oriental at Sorsogon. Yung ating namang kasamahan o yung ating mga partners from National Housing Authority, sila yung nag-volunteer na sila yung magbigay ng shelter assistance para sa Romblon. Ito yung National Housing Authority procured na mga Giro at saka mga Paco, Martillo at Lagari. Diyan sa Northern Samar at saka sa Mindoro, doon sa mga lugar na talagang halos ay nalipo na, yung kung saan nandun yung mga tinitira nila, no? Ay nalipo. Ilang mga pamilya dyan ang may mga matatayo o natayo na kanilang mga bahay ngayong Pasko? Umbuhin pa yung ating report, ano? Pero yung ating distribution ay nagsimula ito nung Thursday pa sa Northern Samar. Yung sa Sorsogon ay i-deliver pa ito. Subalit, yung aming opisina ay nagbibigay na rin ng mga cash forward at kung anong maitulong nila, either kung sila ay magkaroon ng financial assistance na kailangan yun para ma-repair kaagad. Yung ating kasing mga kasamahan sa DPWH ay sila yung naatasan na bumili ng mga yero para sa Mindoro Oriental at saka sa Sorsogon. Yung amin ay salo namin yung Northern Samar. So, nag-umpisa na kami mag-distribute since the other last Thursday and Friday. Ongoing na yung pagbibigay o pamimigay ng mga yero at saka tako, lagari at mga martilyo na magamit nila doon sa repair. Okay, so maraming salamat Undersecretary Vilma Cabrera para po sa karagdagang update po niya nukul sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasalanta po ng dalawang bagyo at yung patuloy na pagtulong po na ginagawa po ng DSWD para sa mapabuti, mapagana kailang buhay po ngayon. Salamat at sana hindi mawala ng pag-asa yung ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at typhoon Nuna at yung mga sa typhoon Onyok. Tuloy-tuloy po yung pag-ayuda ng ating pamahalaan. Natitiyak po sila. Natitiyak po kayo na hindi sila mawawala ng pag-asa. Habang nandyan po kayo, no? Habang totoo po at makabuluhan ang inyong tulong, hindi lang po sa pamamagitan siyempre ng DSWD, kundi sa pamamagitan ng DPWH, sa pamamagitan ng National Housing Authority, sa pamamagitan ng mga local officials at ng mga local government officials. So, hindi po mawawalan po sila ng pag-asa. Natitiyak po kami. Ano po? At saka medyo payuhan nyo lang yung mga local government officials na bawas-bawasan yung pangangampanya. Talagang makita po nila ang puso po ng pamahalaan, ano? At tumutulong at dapat hindi sila mawala ng pag-asa. Ayan. So maraming salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Si Yusek
Vilma Cabrera. Siya po ang Undersecretary for Operations and Programs Group po ng DSWD. Ang oras po natin ay 16 minutes after 11 o'clock. Dito nga po sa programang ay push natin ang pagbabago, ang special program nga po ng DSWD na para po sa inyong mga updates o para po sa inyong mga tanong, ayan, mga tanong niyo po, ha, reaksyon at mga komento po, mag-text lang po sa 2600. You can follow us on Twitter account ng DSWD sa pamamagitan ng at DSWD Serbs, at DSWD Serbs. Ngayon po, dako tayo sa drama, ano? Sa drama segment, tukol po sa buhay ni RJ Rauto. Tama ba yung RJ Rauto? Good morning, RJ. Andito na nga pala si RJ Rauto. Good morning po. Siya po ay isang estudyante na taga Commonwealth Quezon City. At siya po ay isa sa mga beneficiaries nga po ng 4P. So, pakinggan po natin ang kanyang buhay, ang pagbabago na ganap po sa kanyang buhay sa pamamagitan po ng malaking tulong ng DSWD. Inihahandog ng Department of Social Welfare and Development at now, New Great Voices Productions, ang dulang babago sa pagtingin mo sa kahirapan. Mga kwentong magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pag-asa. DSWD, ipush natin ang pagbabago. Ituloy ang magandang nasimula. Ipush ang maginhawang buhay. Sa linggong ito, sama-sama nating damhin ang dulang pinamagatang bawat. Hirap talaga maging estudyante. Ang daming gastusin. Mamaya, may babayaran ako contribution dun sa isang subject namin. Ang mahal-mahal nun. Kawawa naman si nanay. Tapos kinabukasan, meron na naman ulit kaming contribution para sa class fund. Tapos, mamaya, bibili na naman ako ng Manila paper para sa reporting namin. Ay, ang hirap talaga maghanap ng pera. Estudyante pa lang ako, hirap na ako. Kawawa naman si mama at papa. Pwede mo ba kaming papasukin sa loob ng bahay nyo? Ay, teka ho muna. Taga-sano ba kayo? Mga taga-DSWD kami, iho. Ilang tanong lang naman to, eh. Sandali lang. O baka naman may lakad ka. Ay, wala naman mo. Sige po, pasok po kayo. Pasensya na po kayo sa bahay namin kasi masikip po eh. Maliit lang po yung bahay namin. Ay, oo nga. Pansin ko nga. Pero ilan ba kayo nakatera rito? Ano nga ulit yung pangalan mo, iho? RJ po. RJ Rauto. Ah. Dito sa bahay nyo, no? Medyo dikit-dikit. Wala kayong kwarto. Pero ilan ba kayo rito? Kasama mo ba mga magulang mo? Ay, sa ngayon po, ako lang po mag-isa. Pero kasama ko po sila dito. May tatlo pa po akong kapatid. Ako po kasi yung panganay sa amin. Ganun ba? Yung nanay at tatay mo, ano bang ginagawa nila? May trabaho ba sila? Ah, si papa po, security guard. Si mama, dito lang po sa bahay. Ah, nag-aaral ba kayong lahat? Yung bunso po namin, hindi pa po. Kasi baby pa po siya eh. Ako po, high school na po ako. Eh, okay naman ba? Nakakabili ka naman ba ng mga kailangan mo sa school? Ma'am, sa totoo lang po eh,
Mahirap po. Kaya po bukas, papasok na naman po kami. Baka po nakaharin ko na naman po papuntang school. Eh, ano ba yung madalas niyong problema rito sa bahay, RJ? Ano po? Pera po. Financial po talaga. See, maliit lang po sweldo ni tatay. Tapos nag-aaral pa po kami. Kuminsan nga po, nagkakasakit pa po kami. Mahirap po talaga. Mahal po kasi yung mga gamot dito. Naiintindihan ka naman namin, iho. Bali, ganito, ha? Magbababa kami ng listahan dito sa lugar nyo. Kasi magkakaroon tayo ng meeting. Sabihin mo to sa mga magulang mo, ha? Dun sa meeting, ipaliliwanag namin sa inyo kung para saan tong mga tanong na to. Ha, pumunta kayo dun. Ay, ganun po ba? Sige po, sabihin ko na lang po kina mama at papa kapag nakabalik na po sila ng bahay. Ay, pasensya na ako kayo sa bahay namin. Masigit po kasi. Okay lang, iho. Okay lang. Salamat, ha? Sige po. Ingat po kayo. Para saan daw ba yun, anak? Pa, hindi po sinabi kung para saan talaga. Oh. Pero magbababa raw sila ng listahan ng mga ipapatawag sa meeting. Meeting? Ano ko? Ano yun? Ano doon na daw po ipapaliwanag eh. At taga saan ba yung mga yan? Eh, ang sabi po nung nagtanong sa akin, taga DSWD daw po. Kaya po, pinapasok ko na rito sa bahay kahit magulo po. Ay, alam mo, parang yan yung sinasabi sa akin ni Mari kanina. Oh. May pumunta rin daw sa kanila, sa bahay nila kanina. Ganun ba? Baka ma, may tulong na dumating sa atin. Sana naman po para makapagpatuloy po ako sa kolehiyo. Eh, gusto ko pa naman pong maging architect. Hmm. Architect? Wow, architect! Okay yan, anak. Basta't magsipag ka, ha? Igagapang ko yan. Lalong-lalo na kayong lahat, ha? Kayong lahat ang magkakapatid. Kaya mag-aaral kayo mabuti. Maliwanag? Opo, tay. Sige. Wow, grabe! Totoo na ba to? Mag-aaral na ako sa UST! Thank you, Lord! Salamat, DSWD! Laking tulong ng 3,600 pesos kada buwan. Naku, RJ, wala akong sasayangin na pera. Pagbubutihin ko, magiging architect ako. Yahoo! Nagsiginap at nagbigay buhay sa dulang ito ay sina Raven Soriano, Jana Abejero, Pucholo Gonzalez, Ada Quaresma, sa panulat ni Jana Abejero, sa direksyon ni Ada Quaresma, sa produksyon ni Pucholo the Voice Master Gonzalez at ng New Great Voices Productions.
yan, 26 na minuto makaraan po ang 11 ng hindi masyadong nagmamadaling umaga. Yan nga po ang kwento ng buhay po ni RJ Rauto. Siya po ay isang scholar dyan po sa UST. Kumukuha po ng architecture. Valedictorian po siya nang siya po ay nagtapos ng high school sa pamagitan nga po ng tulong po ng Pantawid Pamilya Program, Filipino Program for Peace. Good morning, RJ. Good morning po. Good morning, RJ. Tungkol dito sa buhay mo, maaari pong ikwento mo ang iyong buhay noon na hindi ka pa nabibigyan ng ganitong benepisyo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Hindi po madali yung buhay namin nung hindi pa kami naging beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pinagkakasya lang po namin yung kita po ng tatay ko po, security guard. Para po sa araw-araw namin pangangailangan, whether at home or at school po. So, kaya ko po pinagsisikapan na mag-aral po ng mabuti para po para makapasok po sa school. Pinagsisikapan ko po na makapapasok sa school at mag-aral po ng mabuti nang sa gayon po ay sa kabila po ng mga hirap po na pinagdadaanan ko po sa buhay. Paano nga tinaguyod ng iyong mga magulang na hirap na hirap, ano? Ang iyong pag-aaral? Yung mama ko po, nangungutang po. Nangungutang? Opo. Yan, actually, pero nabayaran na lahat? Opo. Nangungutang po yung mama ko po kapag meron pong bigla ang mga requirements po sa school, tapos kinabukasan kailangan pong dalhin. And then yung papa ko po, yun, every time po na umuwi po siya sa bahay, pagod na pagod kasi galing po siya sa trabaho, doon ko po nakita na meron pong na pinapahalagan po nila yung pangarap ko sa buhay. Pangarap mo sa buhay? Yung pangarap ko po sa buhay. Sa hirap na dinaranas mo doon, hindi ba nabago yung pangarap mo yan? Hindi naman po. So ano yung pangarap mo nga? Ang pangarap ko po sa buhay is, makapagtapos sa college, and then maiangat ko po yung pamilya ko po, yung antas ng pamumuhay nila, maging isang licensed architect at maging isang full-fledged member ng United Architects of the Philippines. At ang huli po ay may design ko po yung bahay or yung mansion para sa aking mga kliyente. At yung mga kliyente niyo na yung aking pamilya po. Dumating ba sa punto na nawalan ka ng pag-asa na may isa sa katuparan na mga ito? Opo. Dumating ka sa punto? Opo. Doon ko po naisip na kung makagraduate po ako sa high school, kung makakapag-enroll po ba ako sa college. Kung hindi po makapagtapos sa high school, what more kung mag-aaral po ako sa college or mag-work po as an architect, kung matutupad po ba yun po. Tama pa lang sa pangarap mo na sa pagiging arkitekto na makakatulong ka sa mga kapwa mo Pilipino, di ba dapat tayo magkaroon ka ng contribution, unang-una di lang sa Pilipino, kundi sa mga tao, sa humanity, di ba patutusin, your contribution to humanity. Paano mo naisip na makakatulong ka sa lipunan ito, sa buong bayan mo, sa pamamagitan ng yung pagiging arkitekto? Kasi po, yung architecture po na course, bihira po na meron kasi mga hindi naman po karamihan na architects, bilang ng architects sa Pilipinas, kakaunti lang po kasi nag-abroad. Opo, nag-abroad. And then, nagiging doktor din? Nagiging nurse? Hindi naman. Medyo mahirap po yung kursong yun, kaya ayun po. Sa harap ng problema na dinaraanan ng ating bayan at ating mga kababayan, no, sa dami nga ng mga kalabitid na yan na dumating at inaasahan pa, na hindi mo naisip sa pagiging arkitekto mo ay magkaroon ka ng ganyang pamamaraan sa pagtulong sa kanila, pagiging bahagi halimbawa ng mga grupo ng mga arkitekto na gagawa ng mga plano para maibsan yung kanilang kalagayan sa lugar nila, dyan sa Northern Samar, sa Mindoro, sa Bulac. Opo. Ay, sa harap ng ganyang mga kalagayan, sa harap ng ganyang mga pagbaha.
Opo, kasi priority ko pa talaga na magkaroon po ng pagbabago sa mga infrastructures po, especially po dun sa mga talagang hindi po gaano-ano magandang ano mga buildings po from ano sa iba pong mga lugar sa Pilipinas. Doon ko po pagtutunan ng pansin. Alam mo, sa umpisa niya, pag magiging bahagi ka, may grupo ng ganyan mga arkitekto na hindi naman malaki ang kita eh, di ba? Opo. Alam mo na hindi naman kamababiyayaan ka agad. Mm-hmm. Dahil nga, kung mga breakthrough concepts or programs ang inyong gagawin ano, sa harap ng mga matinding competition sa larangan ng architecture, sa land negosyo, entrepreneurial, sa business, ay hindi ka talaga makakatikim muna ng biyaya. Ano? Mm-hmm. So, parang tatanggap mo yon na sa umpisa ay nadaan ka dyan sa ganyang hirap muna. Pero alam mo na may yung makakatulong ultimately para sa mapabuti ang mga kalagayan ng ating mga kababayan dahil sa harap ng pagbahang ganyan na wala naman nangyayari, na wala naman parang ginagawa ang pamahalaan, na wala naman mga local official para maibsan ng ganyang problema no, sa maraming lokalidad at komunidad ng ating bayan. Tahimik ka. Ayan. Ibig sabihin talaga binag-iisipan mo. Ang oras po natin, 32 minuto. Makaraan po ang 11 ng umaga. Kasama po natin na sa talakay ito ang mga kaibigan, si RJ Rauto. Yun nga po, siya po ang pakinggan natin. Ano? Siya po ang nasa gitna po ng drama segment na atin pong pakinggan kanina. Bilang isang pantawid beneficiary, ayan RJ, bilang isang pantawid beneficiary, alam mo ba kung ano ang itong pantawid, ano? Bago ka ma-interview ng DSWD. So, may idea ka na rito, ano ba ang tumatakbo sa isip mo nung in-interview ka para sa programang ito? Actually po, yan. Actually po, in the first place, hindi ko po talaga alam kung ano yung pantawid pamilya program. Di ba, nagkaroon po ng interview. And then, medyo ano, nakakaya po kasi medyo magulo po yung bahay po namin at that time. At mag-isa lang po doon sa bahay. Kaya, yun, specifically isang... Hindi naman nakakaya kung pinagkapi mo sila. Biglaan po kasi house talk interview. And then ano, nung time po na yun, yan nga, katulad na sinabi ko pa na kanina, hindi ko po alam kung ano yung four piece. And then meron pong dumadating na mga negative perceptions sa ano, sa isip ko po na baka scam po yan. Yun po. And then, dun ko po na found out na ano. Paano mo natiyak na hindi scam yan? Opo. Dun ko po nalaman sa ano, nung sinabi po ng mama ko po sa akin na pasok po kami sa listahan po ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Program na makakatanggap po ng cash grant. Ano nararamdaman mong kaagad na pagbabago? Ano nararamdaman mo at malas mong pagbabago nangyari? Yung kaagad sa iyong buhay nung maging beneficiary ka? Hindi ko na po kailangan gutumin ang sarili ko para ano, para yun po, magkaroon po ng perang ilalaan po para sa mga school projects ko po. Ano ba ang isang ito? Ano ba ang isang sitwasyon na siguro dumating ka sa sitwasyon na ganito? Marami naman mas sa atin, ano, sa ganyang dinaraan ng pagsubok at naman dating siguro sa sitwasyon nito. Kung saan naramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagtubad ng iyong mga pangarap at may programa gaya ng pantawid na nakaagapay sa'yo? Mm-hmm. Yun po, nung graduation ko po, doon ko po nalaman na ano, hindi po talaga ako nag-iisa sa pagkamit po ng mga pangarap ko sa buhay. And then, yun, walang ano, hindi ko po talaga ma-explain yung kaligayan na ano, na nararamdaman ko, pati yung mga pamilya ko nung nag-marcha po ako papuntang Entablado, pati nag-speech po, nag-valedictory speech. Yun, ano, parang bumalik po sa akin yung mga alaala na yung nung time po na hindi po kami naging four piece beneficiary, kung makapagtapos po ako sa high school, kung makakuha ba ako ng diploma, yun, sa tulong po ng ano ng gobyerno, sa tulong sa awa po ni Lord at sa pagsisikap ko po, check na nakapagtapos mo ako sa high school. Siyempre mahalaga yung tulong at patnubay na hindi naman hininto. Mm-hmm. At hindi nagmalo na yung mga magulang. Ano? Opo. Napakahalaga yun. Na dapat suklian talaga ang ating mga magulang. Ano? Mm-hmm. Di ba, RJ? Tama po. Kahit may mga pagkukulang sila sa atin. No? Kahit malaki o maliit ang pagkukulang. Di ba? Kasi inutos din ng Panginoon yun na to always honor their father and their mother. Di ba? Actually, yung ganung utos sa commandment. Among the Ten Commandments, yun ang utos na merong mapangako. Yun ang unang utos na may pangako. Para din sa kapakinabangan mo yun, eh, di ba? Para maging longer yung buhay at maging so that it may be well with you, maging maayos, mabuti, maging yung buhay at tumaba ang yung buhay. Naisip mo ba yan? Opo.
Bilang naman isang pagpapatotoo sa pagbabago, RJ, para sa iyo, gano'ng kahalaga ang ito, itong pantawid para sa mga kababayan din natin na ganyan na may pangailangan? Siguro para sa iba naman, para sa iba po, yung cash grant po na natatanggap po namin as beneficiary po, maliit na halaga lamang po. Pero para sa amin namin, para sa aming mga kapos, napakalaking tulong po ang mga ito. At yun, yung 4Ps or yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program para sa akin, hindi lang po tungkol sa ano, sa pagbibigay ng cash grant sa mga beneficiaries, kundi pagpapahalaga po sa mga pangarap na kabataan at ano po, pagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago. Iga, sa pahuli nga, ano nga mga ba yung pensahe mo sa mga kapwa mong kabataan na nawawala na ng pag-asa sa buhay? Sa aking mga ano, kababata na nawawalan po ng pag-asa sa in terms of education, huwag po kayo mawala ng pag-asa kasi ano, katulad ko po, kaya nyo rin po yung pagbabago. Ano, kailangan nating patunayan na tayo pong mga mahihirap ay may pangarap at kailangan po nating tuparin ang mga ito sa buhay. At ano, sama-sama po nating magiging pruweba sa posibleng pagbabago. At kaano, kaisa po yung ano, Pantawid Pamilya Filipino Program sa ating mga pangarap at sa tuloy-tuloy po na pagbabago. Hindi ba, RJ, ngayon natulungan ka ng DSWD at ng pamahalaan para lalo may isipin na makapagdulot ka ng kabutihan sa pamahalaan? Hindi naman sa magpapagamit ka sa pamahalaan, kundi yung susuklian mo, di ba? Okay. Para ibabalik mo sa lipunan ang ganyan natanggap ng benepisyo mula sa ating pamahalaan, ang tulong na napakalaki, no? Sana ganyan din ang pag-iisip ng mga ating kabataan, imbis na mag-abroad, no? Okay. Isipin nila na magkampan nila ang kailang ambisyon, sa katuparan ng kailang mga malalaking plano sa buhay, pero nakakalimutan minsan yung pagtingin muli, di ba, sa ating pamahalaan na nagbigay sa kanila ng tunong at benepisyo. Di ba dapat ganunan? Tama po. So maraming salamat, Mr. RJ Ayan Rauto. Salamat po. Sa kanyang pagbibigay ng pagbibigay buhay muli sa kanyang paniniwala at paninindigan. Hindi lang sa drama segment na sinabuhay mo yung problema at pagbabago, kundi sa iyong pagpapahayag at pagbibigay ng pag-asa, inspirasyon para sa ating mga kabataan. At siyempre, higit sa lahat, maraming salamat sa DSWD. Ang oras po natin, 21 minuto bago po sumapit ang ikalabing dalawa. Ayan, ang noon ng araw pong ito, December 26. Ito nga po sa programang ipush natin ang pagbabago. Ngayon po, makakapanayan po natin sa pamamagitan lang ng recording. Ayan, akala nyo live. Last week na dapat live si Secretary Dinky Suliman, pero may konting karamdaman daw po at hindi ko po nakarating dito sa Secretary Dinky Suliman. Pero ba tayong special message mula po kay Secretary Dinky? Ito po sa pamamagitan din po ng mensahe po ni RJ na alam po natin ay sinasabuhay din ano, sa pamamagitan ng kanyang pagmamalasakit, sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng Secretary Dinky sa kanyang trabaho at sa mga nabibiyayaan at sa patuloy na mababiyayaan ng DSWD. So can we have that message from Secretary Dinky Suliman? Ang kwento ng pagbabago ni RJ Rauto ay isa lamang sa mga halimbawa na ating nakitang umusbong noong Marso 2015, kung saan 333,000 na mga bata ang nakapagtapos ng high school. Bahagi sila ng 4.4 million na mga pamilya na nakapaloob sa pantawid. Tayo ay nagkaroon ng pagpapaunlad sa pamamagitan ng pag-aprubahan ni Pangulong Aquino na ang ating mga bata ay maging 0 to 18 years old imbis na 0 to 14 years old. Ibig sabihin, ating sinisigurado ngayon na hanggang grade 12 ang ating mga taga-Pantawid Pamilyang Pilipino Program na sa kasalukuyan ay nakalista at rehistrado makakapagtapos ng grade 12. Kagaya ni RJ,
333,000 nga ang nakapag-graduate at pinagmamalaki po namin na 13,469 ay nakapagtapos na bilang top 10 ng kanilang klase, valedictorian, salutatorian, at ang karamihan po sa kanila ngayon ay nasa kolehiyo o dili kaya nasa TechFOC. Malinaw na indikasyon na ang programang pantawid pamilya ng Department of Social Welfare and Development ay nagkakaroon ng epektibong pagpapaunlad sa buhay ng ating mga kababayang nakapaloob sa pantawid. Ang pangarap at adhikain ni RJ para sa kanya at sa kanyang pamilya at kasama ng milyong-milyon na mga tao, mula yan po sa puso at adhikain na sila ay makaalpas sa kahirapan at sa sarili nilang kapangyarihan ay sila ay umabot sa katunay at ganap na kaunlaran. Kaya po samahan natin ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa kanilang pagpapatuloy ng pagbabago. Ating i-push ang pagbabago, siguraduhin ito ay tuloy-tuloy. Maraming salamat, Secretary Dinky Suliman ng DSWD. Ayan po ang kanyang mensahe ukol nga po sa buhay ni ang ating bisitang si RJ. Ang oras po natin ay 17 minutes bago po ang tanghaling tapat dito po sa special program ng DSWD. Push natin ang pagbabago. Ako nga po si Dodi Lacuna. Ngayon po dumako tayo sa paliwanag, ayan, na hindi naman na kailangan naman madagdagan, no? Ang ganyang mga paliwanag. Ukol nga po sa, ito nga pong 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD. Kasama po natin dito sa studio ating po mga bisita, si Director Christian Thomas Deloria. Ayan po, si Director po ay, siya po ang Director nga ng Policy Development and Planning Bureau ng DSWD, si Director Christian Thomas Deloria. Good morning, Director. Magandang umaga, Sir Dodi, at sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. Kasama din natin si Angels Del Rosario. Siya po ang nangunguna dyan po sa Research Unit ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Good morning, Angels. Morning, Sir Dodi, and Merry Christmas. Merry Christmas kay Director Christian. Paano ba natitiyak ng DSWD na ang Pantawid Pamilya, itong 4Ps nga, ay nakakatugon sa pangailangan pang edukasyon at pang kalusugan? Namamonitor niyo ba yung ganyang development sa buhay-buhay ng mga inyong natutulungan, Director? Ang Pantawid Pamilya, ito ay isang national program ng pamahalaan. Ito ay iniimplementa hindi lang ng DSWD, kundi kasama namin ang DepEd, DOH at DILG. Ang DepEd, DILG at DOH, sila po ang nagmo-monitor palagian ng mga beneficiaryo natin sa mga paaralan at saka sa mga hospital. At ganun din ang DILG ay ang mga kapartner natin na local government. Ngunit ang pagmo-monitor na ito po ay hindi lang ito ang ginagawa ng mga ahensya, kundi meron din po kaming ginagawang impact evaluation. Ang impact evaluation ay mahalaga dahil nais din naming malaman kung meron nga po bang mga positibong resulta ang naidudulot ng Pantawid Pamilya. So, sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, nalalaman namin at natitiyak namin kung ang programa ay talagang natutupad niya ang mga layunin niya. Okay, kay ano, Angels naman, ano? Itong sinabi ni Director mo, kung nagko-conduct nga ng ganitong evaluation, merong ano, nagiging positive ang resulta nito. Positive ba o tinatago nyo lang yung negative? Kung ano man yung positive at saka kasama rin yung negative, na kailangan din naman yun, di ba? Para magising kayo sa tunay na katotohanan ukol sa adjustments ng programa, lalo na sa darating na mga panahon, dahil mag-iiba na naman ang magpapatakbo ng bayan nating ito. Positibo po, no? Masaya po kami sa mga resulta nung ginawang pag-aaral, yung mga impact evaluation. Kasi naman po, kahit po sa ibang bansa, meron pong conditional cash transfers din. At sana nga po sa dila kung bakit in-adapt din po ito sa Pilipinas, ay ito ay napatunay epektibo at nagdulot ng mga gandang resulta sa mga may hirap. Particular po dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, isa po sa mga
Ngayon kasi ay mapanatili yung mga mag-aaral, yung mga bata sa eskwela, mapanatili sa nag-aaral, malusog. At yun po yung nakita ng aming impact evaluation. Mas mataas po ang enrollment ng mga bata 3 to 14 years old. 3 to 11 years old nung unang impact evaluation at nakita din namin na nag-increase din ito hanggang doon sa 15 years old. So, elementary at high school, tumataas po enrollment. Mas kumukunti din po yung dropout doon sa mga beneficiary na pantawid compared doon sa mga hindi po beneficiary. Ano gusto matiyak ng ating mga kababayan eh, yung ganyang bilang na mga natutulungan nyo. Kasi mga kababayan naman natin, hindi man madalas mabasa ng diary yan at makita yung mga bilang na tinutukoy nyo, ano? So, siguro, para sa for practical purposes, tama ba yun? Nasa, pwede nyo ba masabi? Ako nakikita ko eh, kasi nababawasan ng mga street children. Lalo na pag mayroong mga malalaking convention dito sa ating bayan. Hindi, wala naman daw kinalaman ng DSWD. Never sa Marikina, tsaka sa Quezon City, napapansin ko, nababawasan ng mga street children. Dati palaboy-laboy sa aming mga, sa bayan at sa lansangan. Yung ba yung dulot? Talaga ba yun ang parang immediate effect o sa visibility ng mga naghihirap ay tunay nga nabawasan o parang ano lang yun? Iniisip pa namin, o? Pero ako nakikita ko nga eh, sa paliwanag mo sa ating mga kababayan na tunay nga na ganyan na epekto maganda para sa mga bata na dapat na iwanan sa lansangan ngayon ay nasa karapat dapat na lugar na sa pamamagitan ng programang ito na nakikita nila na sa pamahala, sa paaralan na sila. Totoo po na nangyari kasi po, meron po kaming beneficiaries na halos mahigit 4 na milyong kabahayan. O, sabi na lang po natin meron silang dalawang tigalawang anak na nasa pantawid. Yun po ay 8 milyon na kagad na kabataan. So ganun po kalaki yung naabot ng programa. At sa paglilibot po namin sa mga probinsya, nakausap po namin yung mga teachers. Sila po mismo nagpapasalamat sa DSWD dahil yung performance ng school nila. Kasi sinusukat din po yung mga public schools sa enrollment. Tumaas po talaga. At tuwan-tuwa yung mga teachers at nagpapasalamat po sila sa program dahil na napataas nga po enrollment rate at saka attendance rate. Mga kaibigan, para nga po sa inyo mga komento, ayan, mga tanong, mga reaksyon, ay you can follow us on Twitter at DSWD serves. Ayan po ang text po namin. You can just text your mga tanong at iba pa through 2600. Dito nga po sa programang ipush natin ang pagbabago. Kasama natin sa studio nga si Director Christian Thomas Deloria at si Mr. Angels Del Rosario. Kailan ba ipinatupad ang high school expansion? Talaga bang buo na ba yung high school expansion na yan? O may mga pagkukulang pa sa pamamagitan nga ng dyan sa local ano, local government units ano, na para daw kailangan pa ng panahon ano. So ayun, Joe. Sir Dodi, ito po ano, high school expansion. Ito po ang bunga ng impact evaluation. Nalaman po kasi namin na ang 300 na ibinibigay na education grant para sa mga high school student, nalaman na hindi sapat po ito para siguraduhin na mag-enroll sila at papasok sila araw-araw. Dahil kasi pagdating ng edad na 12 pataas, kadalasan ito mga 13 hanggang 15, nagsisimula na rin magtrabaho ang mga bata dahil sa kahirapan. Kung kaya't nagkaroon ang programa ng expansion, ibig sabihin po ito, dinagdagan po ang education grant mula sa 300, naging 500 na po para sa mga high school student upang sa ganon ay mainganyo sila na wag mag-umalis sa mga high school at magtrabaho. Ito po yung tinatawag natin na high school expansion at binibigay po ito dahil nagkaroon din po tayo ng K-12 na programa. Ito po hanggang grade 12 nga po ang nais tulungan ng gobyerno at makapagtapos man lang ng kahit high school ang mga kabataan natin. Nalaman din kasi namin sa mga pag-aaral na ang high school graduate ay mas malaki ang kinikita kumpara sa elementary or counting elementary graduate lang. Kung kaya talagang malaki ang pagbuhos para dito sa programa na K-12 at ganun din po ito sa pantawid pamilya.
Balikan ko ngayon, merong problema yata pero under, mukhang hindi under DSWD yun eh. Pero di ba dapat makipagtulungan din kayo sa DepEd, ano? May kinalaman din dyan sa teacher niya na binanggit mo. Yung mga teachers, for example, di ba? Paano bang naging hakbang ng DSWD in cooperation with DepEd? Dahil yung mga guru daw na nawala ng trabaho. Dahil nga dulot nga ro ng programa niya na parang binigla. Ito po nga, magkakasama naman po ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa K-12. Kung sa DepEd lang po muna ang pag-uusapan, nag-increase na rin po ang budget ng DepEd nitong mga nakaraang mga taon. Patuloy po ito na tumataas upang matugunan po ang gap natin pagdating sa mga pasilidad at ganoon din po sa mga guro. So nadadagdagan na po at batay po sa mga pag-aaral din na ginawa ng DSWD, kami rin naman po ay gumagawa ng supply side assessment. Ang gap po ay lumiliit na at mukha po sa mga susunod na taon, baka ngayong taon at susunod na taon din po, ay hindi na po natin makikita na mayroong ganong kakulangan. So natutugunan na rin naman po sa pamamagitan ng pag-increase ng mga budget po natin. Tungkol naman doon sa issue ng kalusugan ng mga kabataan, malaking bagay po yun eh. Issue ng kalusugan ng mga kabataan. So, tayo nakita natin mga street children na bawasan na sa lansangan. Sila'y nasa paaralan at maayos ang kailang pamumuhay, ang buhay, kinabukasan sa pamagitan nga ng pagpatuloy na natulong ng DSWD at saka sa piling ano kailang mga magulang. So, paano na alagaan naman na kailang kalusugan? O yung mga magulang, alam natin, hindi naman marami, may mga ilan-ilan na mga magulang siguro na papabayaan din yung kalusugan ng kailang mga anak. Sa ilalim pa rin ng programming ito na sinusubaybayan nyo? Kasama po sa condition po kasi ng programa ay papuntahin po sa health centers na regular yung mga bata para po sa regular weight monitoring, para po makakuha ng mga vitamin A, iron, at iba pong para sa immunization. Kasabay din po nun, umattend po yung mga magulang po kasi nung tinatawag namin family development session kung saan nadadagdagan po yung kanilang kaalaman at kamalian pagdating sa tamang pagpapalaki at pag-aalaga po ng mga anak. So nakikita po namin unti-unti na nakikita din po na mas naging mahusay sila sa pag-alaga ng anak, mas na bibigyan na ng pansin yung kalusugan. Isa nga din po sa may pagmamalaki po namin ay consistent po na nakita na mas less yung chance ng mga pantawid na bata na maging bansot kumpara po dun sa mga hindi beneficiary ng programa. Parang tinatapos yung nasabi nyo na yung tunay na pagkain, yung nutrition na karapat-dapat ay napapakailabangan ng mga bata. Hindi mo sabihin yung generation ng mga kabataan kasi panangkad ang patangkad eh. Yung halimbawa yung generation ko, hindi na kami, hanggang dito na lang ang talagang tangkad namin. Pero yung mga anak ko, di ba yung mga apo ko, mas mataas eh. So yung ba sinasabi mo, parang 5 years at 10 years na makikita natin ang generation ng ganito mga kabataan na mas matangkad kaysa sa inyo, sa generation nyo? Maaari pong mas matangkad o nasa tamang tangkad po sila para sa kanilang edad at timbang. Mas yun po yung ating gusto makita. Doon alam naman po natin mga Pilipino, hindi talaga tayo kasing tangkad katulad ng mga nasa ibang bansa. Pero yun po parang naiwasan po kasi yung pagkabansot dahil sa mas na-educate po yung mga magulang sa tamang nutrisyon na dapat binibigay po sa kanilang mga anak. Hindi lang naman yun ang isang sukatan ng kalusugan ng kabataan o ng tao, di ba, yung tangkad, isang bagay lang yun. Sir Dodi, dadagdag ko lang din, maliban po dun sa pagkabansot, kung sa English ito ang stunting, ganun din po ang brain development po ng mga bata at saka ang immunity nila dahil sa nakita namin sa pag-aaral, mas madami ng bata ang nagtitake ng vitamin A at saka ng iron. Ito pong dalawa na ito na binibigay naman po sa mga health center natin ng BUH ay malaking bagay din po sa paglaki ng bata. Ito po ang sa sinasabi natin na Early Years Act sa unang edad, unang taon ng mga bata. Importante talaga na binubuhusan natin ng investment sa pangkalusugan nila. So malaking bagay po ito sa productivity at saka sa health nila pag sila ay nagtandaan na.
Kabuo yung kabuuan ng tulong na dinudulot ng DSWD sa pamamagitan ng ganyang karapat-dapat na pagkain at vitamina at supplements ay mula lang sa national government yun. Mula ako laking na tinatatanggap ng mga ibang donors or grants sa ibang bayan. Sa national government po, meron po ang Pantawid Pamilya. Ito na po ang 500 na health grant na binibigay natin para sa mga pamilya. Pero ang DSWD po, kapartner naman din po niya ang DOH, na ganun din po, marami rin pong binibigay na mga tulong sa mga mahihirap. Pero maliban po sa gobyerno, tama po kayo, Sir Dodi, na marami rin naman ng mga development partners nationally at saka internationally ang tumutulong sa DSWD. So nandyan po halimbawa ang UNICEF, talagang long time partner na po natin ang UNICEF sa pag-aaruga sa mga bata po. At marami rin naman din po mga NGOs, international NGOs ang tumutulong sa atin kagaya ng Save the Children po. Halimbawa lang po ito, napakarami po nating mga partners po. Iyos natin! Oras po natin ay napakabilis ng oras, ano, mga kababayan. 3 minuto na lang o 2 minuto na lang bago po sumapit ang 12 o ang tanghalian na ng araw pong ito, December 26. Ito nga po sa special programa ng DSWD. So ano ba mga tatanungin natin ating mga bisita? Ano ang kanilang panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig? Siguro lalo na ngayon na alam natin na dapat naman sana mabawasan ano, sa awa ng Diyos yung mga dumadating na mga kalamidad sa ating bayan. Pero sa harap nga ng ganyan, di ba napapansin natin na sa harap ng mga kalamidad na yan na talagang nagbubunga ang tulong ng DSWD, napuspusan na inyong pagbibigay ng patnubay at pagkalinga sa ating mga kababayan. Ano, sa harap ng ganyang problema na sana naman hindi na ganun karami sa darating na panahon, lalo sa bagong taon na ito. Apo, sa mga kababayan natin po, maninigan lang po tayo sa harap ng ating mga kalamidad na kakaharap. Nandito po ang gobyerno, ang DSWD, para magbigay ng tulong po sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili na humingi ng tulong at magbigay lang po ng text ninyo or lumapit sa pinakamalapit na tanggapan. Pero ang gusto ko po talaga sanang mensahe parang sa buwan na ito, para sa Christmas na ito po, ay huwag po tayong mawala ng pag-asa at patuloy lang po natin na ipaglaban po ang development po natin at laban sa kahirapan. Maraming salamat, Angels del Rosario. Angels, ano? Hindi Angels. Tama ba? Ang tanong ba? Nababaligtad, ano? Si Director, yan, Director, sorry. Director Christian Thomas Deloria. Siya nga po yan, Director ng Policy Development and Planning Bureau ng DSWD. Maraming salamat and Merry Christmas, Carmen Angels. Ang mensahe ko lang po, maligayang Pasko at Happy New Year po doon sa mga ating kababayan. At mag-iwalan din po ako mensahe para po doon sa aming mga beneficiary ng Pantawid. Paalala lang po, ang programa po ito ay programa po ng national government. Hindi po ito kontrolado ng kahit sino pong politiko. So, tanda lang po natin yun pagdating po ng eleksyon. Kasi madami po kaming mga nabaltaan na yung pagmalapit na po eleksyon, parang sinasabi na tanggalin o isasama sa programa. Pero DSWD lang po yung may control po. Papasinabi pala ng mga politiko na tatanggalin. Talagang di sila iboboto, ano? Tatanggalin mo yung napaka-pakinabang na programa ito ng DSWD, ano? Pero pag sinabi nilang kasama yan sa programa rin, di na sila iboboto. Walang sisinungaling sila. Halala nang bobola sila. Paalala lang po na, ito po ay hindi programa na kahit sinong politiko. Ito po ay... Pero malaking bagay din ang tulong no, ng mga opisyal, no, lalo ng mga governor at mayor, no, para mapadali yung inyong trabaho. Ano? Opo, totoo po yun. Sige, maraming salamat. Yan nga po si Angels de Rosario. Siya po ang happy po ng research unit ng Pantawid Pamilya Program, Pilipino Program ng DSWD. Sa ating pong panghuli, merong closing message, ano? Pero tayong mensahe muli sa ating buting secretary, Secretary Dinky Soliman, bago po tayo magpaalam. Ang tunay na pagbabago para sa mas magandang buhay ay nakasalalay sa ating sariling determinasyon, sa ating sariling kapangyarihan, sa ating pagyakap, sa laban at hamon
ng kahirapan. Yayakapin natin para tayong lahat ay kumilos sa pamamagitan ng ating sipag, ating determinasyon, at sa tulong ng mga kasama sa pamahalaan, lokal at pambansa. Kahit na anong hirap ng sitwasyon, ay siguradong ito ay magbabangon at makakapagpaunlad din sa atin. Naway magsilbing inspirasyon sa inyo ang tapok naming kwento na puno ng magagandang aral ngayong araw na ito. Ito po si Secretary Dinky Juliano Soliman ng Department of Social Welfare and Development, nag-aanyaya sa inyo na makinig sa susunod na Sabado sa ganitong oras at sabay-sabay nating i-push ang pagbabago sa buhay ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat po, Secretary Dinky, sa ating patapos po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito po at pagsubaybay dito po sa programang ng DSWD. Push natin ang pagbabago at sinasabi nga ni Secretary Dinky na parating mayroong pag-asang dapat tatanaw at tinutukoy at inaasahan ng ating mga kababayan. At sa panahon pong ito, sa panahon po ng Kapaskuhan, ay ang pag-asang yan ay nagmumula lang, alam po natin, sa pagpananampalataya natin, pagkitiwala natin, pasasalamat natin, pagdadakila natin sa ating Panginoong Jesus na ipinanganak more than 2,000 years ago para mamatay para sa ating lahat. Ako po si Dodi Lacuna, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabay-bay nga sa program ito. Hanggang sa susunod pong Sabado, magandang araw po sa inyo lahat. And Merry Christmas and a joyful and a bountiful New Year.